I'm sure you have some things na you love doing. Mm-mm. Sabi mong workout ba yan, magbasa ng libro, maglaro ng games, manood ng Netflix. Wala problema. Just as long as you do something this pandemic. I think wala problema yun eh. Just as long as you keep yourself busy. Kahit sabi mo magtapos ka ng isang season ng Money Heist. Kahit pa paano, ano pa rin yun eh. Development pa rin para sa akin yun. Kasi hindi ka naman makakalabas eh. Wala kang pwedeng ibang gawin eh. So, might as well do something na you like doing. But then, see to it na kumbaga, you learn something from that thing na you did. Welcome back to KUDA Serye, kung saan tayo ay magkukwentuhan, magchichismisan, at magkukudaan lang about life, adulting, career, love life, kaperahan, at kung ano-ano pa. I'm Jazz and I'm your KUDA Serye host. Kamusta kayong lahat today? Welcome back sa isa na naman pong episode. At siguro yung episode po na ito, ikakagulat ng sambayan ng Jazzers po at ng sambayan ng UPLV. Shout out po sa mga UPLV. Ikakagulat niyo ang aking guest. Sige, i-intro ko muna siya kung bakit siya ang naisip kong i-guest for this episode. Kasi isa rin po siyang online content creator tulad ko at meron din siyang full-time work. At mamaya, ikakwento niya kung about saan yung content niya. Meron din po siyang podcast and YouTube. At pag-uusapan namin, paano ba mag-stay productive sa gitna ng pandemic? Paano pa rin magpatuloy sa pag-create ng content? At ayun nga, na may kasabay ka pang nag-work from home. So, let's welcome. Ito na po, dumating na po ang ayuda. Phim Moran of Maroon Talk. Yes. Grabe mo yung intro na yun. Isa ba yun? So, thank you, Jazz. Hello sa mga ka-jasters natin. Thank you for having me yan. Sobrang kasi ngayon lang ako nag-guest. Sanay ako maging host. Ganyan. As in, ako yung guest na makikisali sa podcast. Yeah. So, thank you, Jazz. Thank you for having me. Siyempre, kasi maganda nga daw sa podcast yung makipag-collab ka. Siyempre, ikaw meron ka rin mga followers. Gusto ko lang kunin yung mga followers mo. Joking! Grabe yan. Mas marami yung followers yun sa akin. So, dapat sa'yo kumuha. Sige, yung mga adjusters, i-follow nyo pa si Phim mo at i-subscribe. So, yes, Phim, ang... Para awan nyo na. Para magpantay na kami ng subscribers. So, ang una kong tanong sa'yo, Phim. Jar, may tanong agad. Yes, go ahead. Hindi ganun kasi... Ganun agad? Hindi, kung ano, single ka ba ngayon? Jar, hindi yun ang wow. Hindi mo. No comment. So, showbiz po siya. Single. Wow. Ayun. Yes. Ang gusto kong pagkwentuhan natin, pagchismisan. Hoy, ano lang to ha? Chismisan lang ang kwentuhan. Oo naman, go lang. Ayun, ang pagiging productive. Kasi, syempre, nakasubscribe ako sa'yo, fina-follow ko. Tama. Nakita ko na ang sipag mo pa rin mag-create ng content sa YouTube, saka sa podcast mo na Maroon Talk. Wow, stalker pala. Hindi, syempre, fina-follow nga kita. So, sabi ko, paano kaya yun? And, parang sa totoo lang, share ko lang din sa'yo. Ang daming keme, no? Yung pag-podcast, sa'yo ko unang nakita na parang, pwede pala akong mag-podcast din kahit di ako artista or someone na, di ba? Parang, tapos saka ko, grabe yun, oo, saka ko ni-research na, yun pala, meron mga nag-host ng podcast. So, sa'yo ko talaga unang nakita yon na may friend ako sa Facebook or social media na nagpa-podcast. So, ayun, eto na, sige. Sabi nila nga, nung mga unang weeks ng quarantine, hindi daw kailangan maging productive. Ang dami kong mga articles na nabasa na ganun. Kasi nga, diba, yes, nasa gitna tayo ng pandemic, saka nasa gitna po tayo ng crisis. Ano. Mm-hmm. So, pero feeling ko, kailangan mo pa rin mag-adjust. Ang tagal na ho, 3 months na po tayo, 4 months na tayo dito. Hindi pwedeng magpakain ka na lang dun sa lungkot mo at sa katamaran mo, diba? So, ayun. Kaya yun ang gusto kong pag-usapan. Una muna tanong ko nga sa'yo ay kung anong ginagawa mo, kung ano full-time work mo, ganyan. At paano ka nag-start mag-YouTube and podcast? Mm-hmm. Ayun. Yep. Okay. So, I'm currently in a multinational company right now. Hindi ko lang sabihin. So, since March? Work from home tayo. So, originally, ang trabaho talaga is sales.
Pero heading into, siguro mga 2 months into the quarantine period, nalipat ako sa marketing kasi naglilipat ng ano eh. I mean, siguro may, ewan ko, nalipat ako for, sa marketing for some reason. Uh-huh. Siguro nga din kasi for my content creation na ginagawa ko sa YouTube. No? Uh-huh. And so hanggang ngayon, I'm doing digital work for sa marketing team namin. So doon ako naka-incline ngayon. And apparently, I'm really enjoying my time there sa marketing, no? So, yun. So, every day, work from home. Usually, may meetings, ganyan. 1 to 2 meetings per day. So, actually, I consider myself lucky na rin. Kasi, yung iba kasi, alam ko, madami talaga meeting per day, eh, no? So, at least ako, kahit pa paano. Well, madami pa rin trabaho, but then, yung meetings, bearable naman, ganyan. Pero yun, anyway, I'm still enjoying my time sa marketing. So, in terms of content creation naman, nag-start ako last year. Bumili ako ng camera actually nung, hindi ko nagkakamali, mga gantong panahon din eh. Last year, mga June, July ata, o ganun. Ang goal ko talaga that time was to, kasi nag-golf ako eh. Okay. So yan, for my content, talagang binala ko was to do golf vlogs. Parang ganun. Kasi yun yung wala pa sa Pilipinas eh, no? Oo. So, well, nasimulan ko siya. I did it for, actually isang beses ko pa lang siya nagawa. At least for golf. Siguro, usually kasi pag nag-golf, usually may kasama ka eh, no? So, parang ang problema, ang naging nakita kong problema doon is parang pag nagba-vlog ka habang nag-golf, tapos yung kasama mo nagmamadali. Nag-golf. Medyo hassle. So, yung naging parang hindrance ko when it comes to doing golf vlogs. No? So, pero, so originally, yun yung ginawa ko dapat for, ano, for, kaya ako bumili ng camera, kaya ako nag-start ng YouTube, ganyan. So, yun. Pero, as we went along, around August, ganyan. Ito yung time ng UAP. So, I have a friend sa from Zobel na nag-UP din. UP din naman, si Enzo Regondola. So, siya naging partner ko sa podcast, no? For Maroon Talk. So, naisip ko na mag-start kami ng podcast. Then, kasi wala pa rin din gumagawa ng content for the UP Fighting Maroons. So, naisip ko, yun yung gawing topic for, ano, for a podcast. Which I got the inspiration from fans sa Lasal, since sa Lasal Zobel din ako nag-high school. So originally fan ako ng Lasal Green Archers sa UAAP, no. So yun yung naging naging goal ko for content creation, no. And eventually hanggang ngayon tuloy pa rin yung Maroon Talk kahit tapos yung UAAP season. And anyway, we still find the topics na ano to talk about kahit hindi na siya UAAP, no? So, parang sports. Yun. That's for me. Sa tingin mo ba, mas madaling mag-create ng content ngayon? Ngayong pandemic? Nadalian ka ba? Or mas mahirap? Actually, mas mahirap. Mm-mm. Oo, mas mahirap siya. Kasi wala masyadong ganap eh, no? Alam mo yun, yung parang, di ba, so everyday, meron kang work. Mm-mm. Hindi naman lumalabas ng bahay eh, no? Mm-mm. So usually yung nangyayari lang per day is yung kung ano ginagawa mo the previous day. Uh-huh. So talagang medyo mahirap eh, unless kasi yung latest topic namin sa Maroon Talk was yung The Last Dance ng ano ng sa Netflix about the sa Netflix yung about the 1998 Chicago Bulls na yung team na yun. So after that actually ngayon wala na kaming content na malabas. Mm-mm. Kasi wala namang ganap na sports events sa ngayon eh, di ba? Mm-mm. So, dahil doon, wala na rin kaming mahanap na mapag-usapan unless may mag-resume na ulit ang sports. Oo. So, ang ginagawa ko ngayon is more of, ang content na nilalabas ko ngayon is more of sa finance. Yung so, money matters. Yes, so yung money matters ko na ano. So, if you're not familiar yet, so subscribe to my channel. Money Matters Philippines. Phim Moran lang yan, on YouTube yan. Kasi, at least nga yun eh. Yes, I did an episode before with my ex-girlfriend.
about digital banking. And uh-oh, apparently, surprisingly, uh-oh, isa sa pinakamalaking views ko sa ano, sa channel ko. So, nakita ko dun yung gap na alaki pa rin ng market sa YouTube ng, at least for the Filipino no, YouTubers. About finance or banking, kumbaga, in that sense. So, so I talked to my friends na medyo inclined din naman sa ganung issues. So, yun yung ginagawa namin ngayon. So, yeah, at least for that, ito yung content na nalalabas ko for now. Yun. Alam mo, parehas tayo, nahihirapan din ako kasi yung YouTube ko nga is ang main ko talagang content ay travel. So, para naman yes, ako makapag-travel, di ba? At meron diba? Nga quarantine. Sobrang nahirapan ako nung umpisa. Nung una, nagtatry akong maggawa dito lang sa bahay. Pero parang hindi ko yun personality or hindi ko siya... Ewan ko, parang nahihirapan ako kasi mas na-enjoy ko yung talagang travel na travel videos. Kaya din siguro naisipan ko nitong gumawa ng podcast. Parang matagal ko yes, na siyang gusto. Ewan ko kung ano nag-trigger. Mm. Siguro, ang dami ko din yung pinapakinggan na podcast. Tapos, nag-research nga ako paano gumawa. Yung pala, madali lang din pala siya. Kaya naman. Yes. So, nag-start ako mag-podcast. Kaya, every week, may na-upload pa rin ako. Kasi ganun din yung goal ko dun sa YouTube channel ko talaga. Kahit travel, kahit ano, may ma-upload ako na something yeah, every, weekly. Kasi yun daw yung parang tips din sa mga content creator na ano, kailangan consistent ka sa pag-upload. Yes, oo naman. 'Di ba? And actually, yeah, in if you're gonna think about it, marami ka naman talaga maiisip na topic. Kung maghahanap ka lang. And siguro depende rin sa ano, sa kausap mo or sa guest mo. Oh. For that episode. So kaya naman talaga siya. Mm-mm. As long as you devote your time to it. Yeah. Paano mo na, ano yun, na pagsasabay yung may full-time work ka tapos nagko-content creation ka? Kahit nung before the pandemic? Hanggang kaya na? Paano ba? Well, at least for Maroon Talk, nung UAP season, usually sa gabi kami nag-record. Actually, nung time yun, hindi pa uso yung Zoom eh. So, ang ginagawa namin ginagawa namin ni Enzo. Sa Messenger kami nag-uusap. Tapos record. As in, mano-mano. Oh, yung audio, hiwalay pa sa video. So, habang ina-edit ko, talagang sinasakto ko ba sa ano? Hindi sa naman video. Alam, wala palang Zoom na pwedeng diretso na i-record, di ba? Oo. Salamat Zoom. Salamat Zoom. Diba? So, yun. I mean, kung if you're gonna do content, I mean, kaya naman eh. I mean, even if you have work. Just as long as you find time for it. Kaya naman eh. Yun nga, tulad sinabi ko, usually, nung UAP season kunyari, ang games ay usually hapon. Then, so, syempre, may work ako. And that time si Enzo nag-review for the bar exams. So, usually, gabi lang kami nag-ano. Kasi may schedule din siya ng aral eh. So, I think 8 PM siya natatapos mag-aral. So, ako naman, may work. So, usually, nagre-record kami mga 8 PM, 9 PM, ganun. Para lang ma-release yung content for... Kahit pa paano, nagkaroon kami ng following eh, for Maroon Talk. Surprisingly. Oh. So, yun. Just find a way to schedule your, ano, your editing, your creation, ganyan. Kasi kaya naman eh. Just as long as you find time for it. No problem with that. Ayun din, ang galing nga na nagkaroon ka ng following kasi specific yung napili mong ano niche. Kware, yun nga, sports, yes. UAAP, tapos nabanggit mo nga kanina, wala pa. Ako nahirapan eh kasi sobrang dami na pong travel vloggers, di ba? Sobrang dami ng YouTube content creator. Kaya ang galing na naisip mo yung gano'n. Wala lang. Yes, so, thank you for following. Kahit hindi ako sobrang mahilig sa sports. Kasi syempre UP, ganyan, di ba? UP Fight. Wow. Actually, yun yung ano namin eh. Yun yung parang naging, ano ba? Advocacy in a way. Oo. Kasi yun yeah, knowing na UP is not really known for excellence in sports. Aminin natin, di ba? So, knowing na medyo malakas yung team last season, alam natin na
maraming fans from UP na hindi masyadong, sabihin natin hindi masyadong familiar sa basketball. Mm-hmm. Basketball terms, ganyan. So in a way, we, sa ibang episodes namin sa Maroon Talk, we try to laymanize the, ano, the terms of basketball, especially UAP. Kasi, yun nga, knowing UP fans, madami diyang bago eh. Mm-hmm. Considering na hindi sila sanay. Kasi ako, I've been a long time UAP fan. Mm-hmm. Marami diyang, especially from UP, maraming bagong fans for basketball. So that's what we, in some parts of our episodes, we try to explain the, kumbaga, the basics mga of basketball. Terms. Paano, para ma-appreciate din ng UP fans. Yun. Hindi na yung so, mga crush, no, na mga basketball players. Which is very, ano naman, very ano pa rin naman yun sa UAP, lalo sa UAP. Oh, shout so, out, Kobe para sa yung pala yun. Yun, okay. Yun talaga. Kaya po ako nanonood ng UAP. Dahil lang po sa kanila. Okay lang yan. No problem. Basta may fans. Oh, diba? Ano naman? Sige. Pag-usapan naman natin yung mga struggles naman sa kware sa YouTube. Kasi, paano ka nagdi-deal sa mga bashers mo? Sa low view, saka slow gain ng mga subscribers. Kasi ako, alam mo yung minsan, feeling ko ang ganda-ganda ng ginawa kong content. Tapos pag in-upload ko, hindi pa rin pala siya bebenta. Yes. Alam mo ba, 3 years na kaya ako nag-YouTube. Or mga 2 years, ganyan. Kaya lang ako nag-start din kasi mahilig ako mag-travel. Tapos before nung sumikat yung mga travel vlogs, binivideo ko na rin yung mga travel ko. Tapos hanggang sa dahil, wow, meron na palang ganong niche, pwede kang mag-travel video sa YouTube. Ayun, go, upload ako ng upload. Tapos, alam mo yung in-effortan mo, tapos hindi naman ganon kadami yung views, tapos minsan may negative comments pa. So ayun, paano mo yun hinahandle? Wait lang, question ko sa'yo. Pag nag-upload ka, in-upload mo rin mo sa Facebook mo? Sinishare ko public. Yung link, oo. Yung link, oo. Kasi way yun to promote. Kasi, yes. Oh, honestly kasi ako, initially, hindi ko siya sinishare eh. Kasi shy ako eh. Ayun, kasi hindi naman ako known for, siguro, as a person, hindi ako talaga known for yung ganun type of, ano, of exposing myself, kumbaga. Parang ganun. Simula, oo. So, at first, hindi ko siya talaga sinishare nung una sa Facebook ko. Mm-hmm. Talagang pinupost ko lang sa YouTube, then bahala na kung may manood or wala. Ah, hindi mo siya pinupromote? Oo. Siguro depende lang kung anong, I think ang pinupost ko lang na una is yung Maroon Talk na eh. Kung di ako nagkakamali. So, yun. Pero in terms of that, ako naman ano lang, kung walang manood, go lang. Post ka lang ulit if ever ano. Tapos kung may comment, masama man yan or okay lang sa akin. Mm-hmm. In heart ko pa rin actually. Kahit masama. Oo, okay lang. Kasi at least, doon mo makikita na may nanonood ng video mo tsaka kung may na-affect ka na tao. Oo, pinanood pa rin niya. Yun nga yung mga bashers, pinanood pa rin naman nila. Diba? Dagdag views pa rin sila. Totoo yan. Tsaka, tawag dito. So, yung pag-effort na mag-comment, diba? Oo nga. Diba? Hindi ka natin makapag-comment kundi ka kung wala kang account sa YouTube. Eh, no? So, at least for that. Kumbaga, in a way, in-effortan ka nila. So, para sa'yo, may ano rin yan, may kumbaga, gratification, in a way, kahit negative siya or positive, di ba? So, yeah, okay lang. Wala problema. Tuloy lang pa rin. Oo, gets. Ako naman, syempre nung una, di ko rin siya sobrang goal yung maging sino ba yung mga sikat na vloggers as in million-million yung views, diba? Million-million yung subscribers. Pero, syempre, hindi naman po tayo ipokrita dito. Meron na tayong mga na-invest. Besh, ang dami ko na na-invest na camera. Bumili din ako ng camera. Itong mga equipment, diba? So, parang gusto mo rin din ng konting return of investment. Pero habang tumatagal din, hinayaan ko na din. Nung una, nalulungkot din ako. Parang kunyari yung siguro ko yung pinaka madaming views ko yung sa Meteor Garden M ng Taiwan sa Taiwan, tapos akala ko talaga yun na ang ikasisikat ko.
Akala ko yun ang pinaka magsusi sa kasikatan sa YouTube. Hindi pala din. Pero marami siyang views. Pero hindi pa rin yung ina-expect ko na kahit maka 1K subscribers, di ba? Pero naisip ko na lang din, at least yung kung 300 man yan, 400, at least na organic sila na fina-follow kanila kasi gusto kanilang panoorin. Yung, alam mo ba, na uso ngayon yung mga sub-to-sub eme? Alam mo ba yun? Nakikita mo nga yan. Yung iba. So, minsan nga may nag-comment lang sa akin na well, or parang hindi nga totoong tao eh. Alam mo yun? Parang, tapos nag-comment lang kung ano-ano. So, ako. Parang follow to follow, mga ganun. Oo, ganyan. Oo. Alam mo, natinray ko yun. Oo, sigo. Sinong nag-inspire sa'yo para mag-ano? Mag-YouTube? Mag-ganyan? Mag-content? Or may YouTuber ka ba na sinusundan para mag-ano? Siguro kasi mahilig din ako manood ng YouTube. Mahilig ako manood ng vlogs. Pero yung siguro unang-una na nag-inspire sa akin mag-travel vlog, kung alam mo ba si Aces Life? Kasi 2017, nag-travel ako sa Korea. Tapos, bago ako mag-travel sa Korea, nanood ako ng mga vlogs about Korea. Mm-hmm. Tapos may isa akong pinalo na YouTuber, si Aces Life. Sikat din siya eh. Ang ganda nung vlogs niya sa Korea, Korea vlogs niya. Tapos, no, syempre pinanood ko ngayon before the travel. Doon ako nag-start, sa Korea mismo, una ako nag-start mag-travel. Okay. Tapos ayun, hanggang sa nagustuhan ko na siyang gawin, every travel ko. Though hindi naman lahat din. Dinodocument ko siya. Nice. Kasi mahilig din ako talagang mag-travel. Ayun, kung siguro kung may nag-inspire, yun, si Aces Life. Nakakatawa siya. Parang, ano siya, parang nakita ko din yung sarili ko sa kanya, yung humor namin, parehas, ganun. Kaya na-inspired din ako. Yun pala. Napaisip usually ako kasi doon mo makita eh, no? Doon mo makita na, oh, kaya ko rin naman itong ginagawa nito eh. Di ba? So, bakit hindi ko siya gawin? Di ba? Oo, di ba? Kung ano man usually si Will Dasovich, ganyan. Paolo Tomenes, yan. So, kasi, as they say it nga, as they explain their vlogs, kumbaga kwento mo naman yung kinikwento mo eh. You know? Yes. So it's, even if sabihin mong merong iba nang gumawa nung topic na nilabas mo sa video, I mean, in a way, meron ko pa rin pagkakaiba. Kasi kwento mo yung ano eh, yung kinikwento mo eh. So, just do it, di ba? Walang problema doon. Saka be yourself. Kung minsan yun din yung nakikita ko din sa iba na parang hindi naman nila yun personality. Sa totoo lang, sobrang enjoy ko tong KUDA serye. Mas nagustuhan ko siya kaysa sa YouTube. Yung kasi feeling ko nga, napansin ko naman sa ano po. Give na give ako. Kasi parang mas napapakita ko yung sarili ko. Mas hindi ako na-re-restrain. Ang hirap kasi i-please din ng mga tao sa YouTube. So kaya ko lang din siya ina-upload. Yes. May mga followers kasi na gusto nila makita daw yung pagkukwentuhan namin. So pero ang gusto ko nga mas mag-boom siya sa Spotify, ganyan, di ba? Pero sobrang na-enjoy ko siya. As in, kahit yung sobra as in. Kasi, di ba, in terms of editing eh, di ba? So, yun naman, mas madali mag-edit ng podcast kaysa sa vlog. Ayun, yun, oo, yun din. Oo, mas madali. Kaya mo siyang mag-release ka ng podcast araw-araw, kayang-kaya. Kasi sobrang minimal lang yung editing na kailangan niya for podcasting. So, enjoy ka na, tas mas konti pa yung trabaho mo, di ba? Oo, true. So, I think depende lang sa following mo kung kakagatin nila yung anong nilalabas po sa podcast, di ba? Oo. Tapos, alam mo yung ang weird na parang naging advantage pa tong may pandemic. Kasi, Zoom, di ba? Parang, kasi may mga fina-follow ako na ano na mga podcasters. Kung alam mo yung The Linya-Linya Show. Yes, yan. Sobrang fan ako ng The Linya-Linya Show. Tapos nahirapan sila before, parang kinukwento nila yun, na hinahirapan sila sa guest kasi invite pa nila, parang invite nila sa place. Pero ang galing na na-discover tong pwedeng mag-record, na nag-video call, di ba? Sobrang naging advantage din siya sa atin. Para ikaw, yung partner mo sa Maroon Talk, di ba? Kahit na video call lang, tuloy pa rin ng ano, recording. Oo, wala problema, di ba? So, kumbaga, set lang kayo ng oras. Ano oras ka pwede? Oo, yun nga. Usap tayo, ganyan. Tapos record natin. So, di ba, super simple. Compared to before na, kunyari, dapat kailangan magkita pa kayo para shoot kayo ng video. True. So, actually, ang daming rin nating learnings kahit pa paano from this pandemic.
na true. Siguro most people ano ba take for granted in a way. Take for granted. Pero kahit pa paano, marami tayong ano eh, no? Marami tayong natututunan heading into this lockdown, kumbaga. Yun. Mm-hmm. Anong mga na-discover mo sa sarili mo ngayong pandemic po? Well, grabe naman yung tanong nila. Salamat, Sasha. Salamat, Sasha. Medyo on the spot. Biglang parang layo. Wala lang natanong ko lang kasi sabi mo, ang dami mong learnings. Biglang umambyo, ah. Well, unang-una, siguro patience talaga. Patience. So, ako kasi sa sales ako. So, usually, sa field ako naka-assign. So, usually, nasa kalye ako, nasa sa daan. So, medyo fast-paced. So, from in one day, dapat makaikot ako ng around 8 accounts. Ganyan. Sabi mo 8 accounts. So, dapat yung plano mo from the morning, nakaset na. I mean, day after, day before pa lang, nakaset na yung ano mo, yung rota mo, kumbaga. So, di ba? So, talagang kailangan mong iset according to what's needed for the regular day. Mm-mm. But then, nung itong nag-pandemic, syempre, biglang magugulat ka eh, no? Na parang, uy, gising ka, tapos, may meeting ka, pero nasa ano lang, nasa laptop lang, di ba? Tapos, parang, ang dami mong gustong gawin, pero parang hindi pwede, di ba? Kasi wala ka naman eh. Hindi ka makakalabas eh, no? Mm-mm. So, yun, talagang kailangan mo ng, ano, self-control, parang ganun. Saka mag-adjust, kaya, no? Adjust lang. Mm-mm. Oo, kasi, ang daming ano eh, ang daming kailangan, sobrang iba from your usual routine. Oo, true. Na kailangan mo mag-adjust. So, yun yung parang naging main adjust, I mean, factor to ano, to learning. Kasi sobrang iba to from ano, from your previous routine talaga. Yun. Oo. Ayun, ako din. Ano, parang, feeling ko ikaw, ikaw din, feeling ko. Oo, nag-adjust na lang din ako nung una. Hindi kasi nga ako sanay mag-work from home. Mm-hmm. Parang talagang sa office lagi. Lahat ng work ko ay may office, ganyan. Tapos minsan may travel pa ano na kasama sa work. So, sobrang bago nga nung lagi ka lang nasa bahay. Tapos ako din, outgoing din kasi ko, ang hindi ko makapag-dinner out with friends, ganyan. Yeah, no. Sobrang, di ba? Sobrang iba. Sobrang ano niya. Nung una talaga, nakakalungkot. Parang na-anxiety ako. Pero yun nga, wala kang magagawa eh. Parang, push pa rin. Push pa rin. Para wala eh. Alang ang tumunga ka lang dyan. Kaya buti na lang din, meron ngang ganitong ibang avenue na buti may ginagawa akong iba. Like, after work, sige, YouTube naman or podcast naman, di ba? True. Sobrang laking tulong niya to get your mind off things, you know? Actually, yung sinabi mo about being outgoing, yun yung trabaho ko eh, di ba? I talk to people for my work. Kasi I go to accounts, ganyan. Tapos biglang, ang magiging gagawin mo na lang everyday is to harapin mo yung screen mo sa laptop. Tapos maghahanap, maggagawa ng trabaho mo. Ganyan. So, di ba, sobrang iba. Or unless you make phone calls, ganyan. Talagang kailangan mo mag-adjust. So, yeah. I guess siguro marami rin marami rin ibang tao na maraming natutunan in this, this pandemic. Buti naman marami tayong natutunan. Mahirap pagwala. Oo, mahirap pagwala. Oo, ganun talaga. Yes. Grabe yung hugot, ha? Wala akong hugot, ha? Baka ikaw meron. uy. Tayo. Showbiz. Ay, ito, hindi ko pala din na, sige, pasok natin yung, syempre, dahil nga, follower mo ako, subscriber mo ako, nakita ko, meron kang business, nakapagtayo ka ng business, pa ngayon, sa gitna ng pandemic po. Hindi, well, actually, yun naman, nasimula namin right before the pandemic. So, nag-carry over lang siya sa pandemic, kaya namin napag-usapan. Kasi yun wala din tayong ibang magawa eh, no? So, might as well talk about the thing we did with my friends. So, ang inuna namin, bumalik kami ng American bully na aso. So for ano to, for stud, gagawin namin for stud. So, yun. Kasi matagal na din namin balak magka-business nitong barkada ko. Oo. My group of friends. So,
kaya lang, we never had the chance to really execute the, ano, the plan. Mm-hmm. Kasi ang original na ano namin is parang restaurant, bar, ganyan. Yung usual ano namin eh. Pero this opportunity came along. Then, so we grabbed the, ano, the opportunity. No? So that's what we're doing now. Yan, medyo pinaano pa rin. Dinadevelop pa rin namin yung ano namin na yun, yung business na yun. So yeah. Ang galing nga din. Ang daming nag-start din ng mga business ngayon, di ba? Lalo na sa food. Sobrang dami. Na ako naman, sinusuportahan ko na lang din yung mga friends ko. Support our friends na nag-start ng business, di ba? Actually, nasa food industry ako. Oo. Okay. Sa work ko. So yun talaga yung inaaral namin sa ngayon eh, no? Oo. So heading, bilang nasa market, I'm doing a stint sa marketing. Inaaral namin yung trends. Kung anong ngayon sa... So, yun nga, napansin namin na maraming online food businesses na ano na lumalabas. Mm-mm. And considering, nasa home base lang sila. Mm-mm. No? So, yun yung isa namin nakikita. And, it's their way of being productive, their way of making money in this, ano, in this period. So, talagang, ano din, sobrang ano din, tawag dito, nakabilib din. Kasi, di ba, nakakahanap sila ng other ways of, ano, income, creating true, income true. For themselves. Yep. Yun nga. Kung tayo, ano, podcast, YouTube, sila, nagbe-bake, ganyan, di ba? So, iba-iba lang din talaga ng, kung may hobby ka, malay mo nga, makapagkuhanan mo yun ng income, pwede mo siyang i-push ngayong may pandemic. Yep. Oo. Ang daming diba? Pwedeng gawin, actually. So, ayun. Ano na lang? Matagal na ba tayo? Siguro ano na lang, magbigay ka na lang ng message to aspiring content creators or kasama ba 'yon? Or kung feeling ko kasi ewan ko, yung stay productive pa rin at yung iba na meron pa rin akong mga nakikita eh, syempre sa Twitter, mga nahihirapan pa rin silang maging productive ngayon. Kahit hindi man content creators ganyan, business people ganyan. Alam mo, sa totoo lang, kahit ako eh. Nahirapan din. Huwag na pala, itigil na natin to. Hindi po pala kami makaka-inspire. Tama na po. Huwag na lang kami. Iba na lang po pakinggan nyo. Pero oo, gets. Yun, even me, I still find it difficult to, ano, really, minsan lang, get along day by day, no? Mm-hmm. Kasi siguro, just, ano, I'm sure you have some things na you love doing. Mm-mm. Sabi mong, workout ba yan? Magbasa ng libro? Mm-mm. Maglaro ng games? Manood ng Netflix? Wala problema. Just as long as you do something this pandemic. I think, wala problema yun eh. Just as long as you keep yourself busy. Kahit sabi mong magtapos ka ng isang season ng Money Heist. Kahit pa paano, ano pa rin yun eh. Development pa rin para sa akin yun. Kasi, hindi ka naman makalabas eh. Wala kang pwedeng ibang gawin eh. So, might as well, do something na you like doing. Mm-mm. But then, see to it na kumbaga, you learn something from that that thing na you did. Diba? True. Kahit, kasi, wala, you have to be creative in this period eh. Mm-mm. Wala kang pwedeng maging excuse kasi sa panahon ngayon, I mean, kahit sabihin mong wala kang magagawa, mm-mm, there are still ways on keeping yourself productive in a way. So, yun. Just be creative and I'm sure you'll find something to do na would make yourself busy and make yourself productive, which in turn would make you a better person in the long run. Yan. Yan, ang ganda, wo. Wala na ako madadagdag na sabi niya na po. Nagulat ako sa tanong mo. Siyempre may pang closing char. Tapos ba tayo? Yun na yun. Marami. Ay, parang 40 minutes na kaya. Ngayon pala yun yung usual ano mo. Oo, 30 to 40. Parang pag 1 hour, no, off din ako eh kapag 1 hour na yung podcast, actually, no? Medyo ano na yun. May isa pa pala akong tanong hindi ko natanong kanina. Ano to? Ay, hindi to ano. ano pa yung nakikita mong future? Ano goal mo pa sa pag-content? Sa paggawa ng content? Ano pa yung balak mong gawin? Kunyari matapos yung pandemic, ganyan. Well, syempre, so kunyari matapos, kasi hindi tayo sure. Hindi tayo sure kung matapos. Diba?
Well, ayan, siguro sa ngayon, hindi ko pa rin na-reach yung 1,000 subscriber mark. Same. You know? So, yes, yun. Diba? So talaga yun yung, siguro as a YouTuber, yun yung hinahanap mo na ano talaga, initial goal. Mm. And yung watch time na required. Ano? So siguro hindi ko pa rin siya na, yung topics na nilalabas ko, parang hindi pa rin siya, kumbaga, mas, kulang pa rin yung market niya. Parang gano'n. Mm. So, siguro find a better topic to talk about, to discuss to my followers. And, or siguro find a way to expose my channel more. Ayan. Pwedeng ganun din. Promote mo. Yung sa akong goal. So, yun. That's for me, for my YouTube channel. Oo, same. Ako din. Sana maka 1K na ako. Ano? Ilan ba yung subscribers mo? Okay lang masamihin. Walo na ng 350. Oy, tapos ako 700. Kung pagsasamahin po yung 700 po na nagpa-follow ng YouTube ko, mag-subscribe kayo kay Phim, tapos yung 300 mo, ibigay mo sa akin, 1K na tayo. Yes. Solve ba tayong dalawa? Diba? Problema. Baka naman, guys. Na po mga adjusters, baka naman. Anong tawag mo sa mga ano mo? Yes, wala followers. Themesters. Oh, wala naman. wala pa ako naisip na ganyan. Iisipan kita. Yun, yeah, okay lang. Themesters, sa mo? Ako ang ano mo, Chief. Ako number one, ano. Uy, grabe naman. Ako ang number one themester. Themester, parang ang pangit. Isipan natin ang maganda-ganda. Yeah, pag-usapan natin yan. Oo, pag-usapan natin yan. Offline, no. O, di ba pwede? Ayun, kasi dapat daw nga, yung community mo, meron ka daw tawag, feeling lang, yung jesters, ano lang yun, char-char lang talaga noong una. Pero dahil yung mga tao, jesters daw sila, sige, parang, ano ko na at lang least, din. Diba? Oo, at least. O sige, jesters naman. Noong una nakakahiya, parang lakas maka-fans sa club, di ba? Okay lang yun. Basta sila nag-ano, or tas may support ka, walang problema. Yun nga, kahit konti naman, lang eh, di ba? Walang problema yan. Walang problema. Basta any type of support, kahit yung like man lang, isang like man lang sa video natin, di ba? Oh, sobrang laking bagay na sa atin. Like nyo na po. Like and follow subscribe. Follow nyo, like. Yan, subscribe. Yes. Oh, eh, pwede mo din akong i-guess of nag-volunteer na ako. Uy, oo, oh, game. Sure, oo naman. No problem. Para kung, ano, palitan ng subs mo. Oo naman, saka kung may part 2 pa tayo dito, walang problema. So, okay lang mag-part 2. Oo naman, syempre. Madami mo bang pwedeng topic na ano? I'm sure makahanap tayo. O diba? O may part 2 daw po mga ka-juster. So abangan nyo si Phim. Marami pang... Gusto mo ikaw na lang yung main ano? Co-host mo ka. Kaya alam, parang hirap. Kasi sports. Hindi, kaya natin yan. LB tayo eh. O diba? Ayun nga din. Ayun din ang maganda din. Siguro yung mga nakakakwentuhan ko. Mas magaan kasi pag UPLB, no, may connect talaga. Kahit hindi pa naman tayo nagkikita sa person. Ay, hindi, di ba? Hindi naman tayo friends ng college. Hindi naman tayo friends ng... Nahiya talaga yung... Oo, hindi nga. Ano lang, social media friends. Yeah, no. Wala problema doon. So, ah, di ba? Actually, siguro anyone from UPLB, kaya niyo makisama sa kahit anong klaseng yan. Kahit anong klaseng personality. Siguro yun yung unique sa atin eh, no? Yung unique sa atin sa ano, as students from UPLB. UPLB. Yes. So we're very proud of that. Wow. Shout out po sa mga UPLB. Alam niyo ba si Phim ay sikat po yan sa UPLB? Uy, grabe naman. Oh. Ano yan? Hindi ko alam yung sinasabi mo. Wow, nung panahon ko. Nung panahon ko po, si Phim po ay isa po yan sa talaga pong iba. Hindi ko po alam siya sabi niya dyan. So, hindi po siya paniwalaan. Hindi, maniwala kayo sa akin. So, ayun, Phim. Baka na-enjoy na. Thank you so much. Kasi, oy. Diba, parang, sa totoo lang, sa Instagram lang po nag-start itong. Kinapalang ko lang po ang mukha ako. Kasi nga, sabi nila, may nabasa kasi ako na parang tips how to, ano, dumami yung following mo sa podcast. Guest ka daw ng ibang podcaster. So, user pa lang. Joke lang. Okay, ha? Yung ako nabasa ko yun na problem. Collaboration is ano talaga. Kahit sa YouTube, di ba? Kaya nga yung ibang mga YouTubers nagko-collab sila. So, collaboration is important.
So, mm-hmm. Oo naman. Ayun. So, thank you just for having me. Oh, thank sobrang you din. Enjoy ko to. Wow. So, dapat so, natin itigil dito yung ano natin, yung yung partnership. So, may part 2 pa po. So, pwede rin po ako mag-guest sa Maroon Talk. Kunyari, ano lang. Ang pag-usapan ko po yung mga crush ko na ano. Oh, wala problem. Wala pa mong ginagawang ganun actually. So, pwede po natin yung mga pa ano, basketball player crushes. Kobe Paras. Sana nakikinig ka. Naman. Char. Hoy, ano, ayan, ayan, sige. Thank you. Baka may mga gusto kang i-shoutout. Sige, promote mo na. This is your time to promote your YouTube. Go. Thank you, Jazz, for having me. If you haven't subscribed yet to my channel, it's Phim Moran. Sa Maroon Talk naman, you can follow us on Spotify, Google Podcasts, Apple Podcasts, Anchor, Breaker. Yan, just follow. Yes. Siguro pinakamadali, Spotify. So, walang problema. Mm-hmm. So, yun. YouTube, Phim Moran. Twitter, if you want to reach me, Twitter, Phim Moran. At Phim Moran. Yan. Ilang naman. Instagram. Ilang naman Instagram, same lang. At Phim Moran, yan. Ay, ayun, thank you so much, Phim. Sobrang ano, nakakatuwa, wala lang. Na-happy ako sa episode na ito. At sa mga Jasters and Kuda serye, please follow niyo si Phim. Subscribe kayo sa channel niya. And thank you so much, Phim. You can listen to Kuda serye also sa Anchor, Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, kung saan-saan pong may podcast. So, Phim, magbabay na tayo sa mga Jasters. Bye, Jasters! Justers. Maraming salamat po for having me. Hope thank you. Thank you, Phim.